Iginuhit ang watawat ng Pilipinas ng 6 na taong gulang na si Rudolph bilang pag-alala sa Araw ng Kalayaan. Ipinaskil ni Rudolph ang kanyang likas sa pintuan ng kanilang tahanan. Gusto ko kasi sa murang edad niya, alam na niya ang kahalagahan ng watawat at pagiging Pilipino. Ayon sa istorya na si Xiao Chua, ang paggunita sa Araw ng Kalayaan ay pag-alala sa ilang taong pakikibaka ng ating mga ninuno laban sa mga mananakop. Liban sa ating pagkakaisa bilang isang bansa ay yung tinatawag natin na paggunita doon sa mga lumaban, nagbuwis ng buhay, nagbigay ng dugo, no, para tayo ay lumaya sa iba't ibang bahagi ng ating kasaysayan. Kaakibat nito ang responsibilidad ng pangangalaga sa imahe nito. Kumbaga yung watawat natin, it symbolizes us. No, kung madungis yan, kung madumi yan, at hinahayaan nating maging madumi, parang hinahayaan din nating maging madumi yung bayan natin. Sa Cultural Center of the Philippines, patuloy ang light display na inspired ng watawat ng Pilipinas. Iba't ibang bandila na ginamit ng Pilipinas ang iwinagayway sa parada ng mga Boy Scout at Girl Scout of the Philippines sa San Fernando, Pampanga. Agaw eksena naman ang hot air balloon na may disenyo at kulay ng bandila sa Aurora 2022 Food and Musical Festival Hot Air Balloon Display and Night Glow. Sa Binyan, Laguna, agaw pansin ang color fireworks at helicopter color flight kung saan nagpaikot-ikot ang isang chopper habang nagbubuga ng usok na may kulay ng ating watawat. Sa Mandaluyong naman, isang giant Philippine flag cake ang ibinida ng mga taga-barangay Malamig at nagkataon pista rin sa barangay Malamig. Gamit naman ang palaman na tsokolate, iginuhit ni JP Magno ang larawan ng unang pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Natapos niya ito sa loob ng 2 oras. Isinabay naman ang post office sa Araw ng Kalayaan at 150th anniversary ng Gomburza ang paglalabas ng bagong commemorative stamp. Highlight ng stamp ang sakripisyo at kabayanihan nila Father Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Iginuhit naman ng guro at ballpoint pen artist mula Dimasalang Masbate na si Ryan Abanyo ang bayaning si Emilio Aguinaldo. Happy Independence Day! Ito ang caption ni Aldrin J. Celis ng Kwartero Kapis habang hawak ang Anaho Art na gawa nito. Ginawa niya ito sa loob ng 1 oras. Rainiel Pawid, ABS-CBN News.